Bakit ba kaya nagkakaroon ng breakup? Ano-ano ang mga dahilan nito? Narito ang 10 mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng breakup. Number 1. Selos. Oh no, marami sa atin ang mga seloso at selosa dyan, kagaya ko. Pero okay lang naman magselos, pero kung susobra na, hindi na maganda. Kasi minsan, ang pagsiselos din ay isa din yon na nagpapakita or nagbibigay affection sa isang tao. Lalo na mahal mo isang tao, means nagsiselos ka dahil you care about that person. Pero naman, kung sobra at over na talaga yung pagsiselos mo, hindi na siya ma-healthy sa isang relasyon. So yon, number one yun. Number 2, walang tiwala sa isa't isa. Nangyayari to sa mga LDR relationship kasi isang big factor to sa kanila na mawala ng tiwala sa isa't isa, lalo na magkahiwalay sila. Kaya sinasabi nga nila pagka nawala na yung tiwala sa isa't isa, mahirap nang ibalik. May nabasag na salamin, mahirap nang i-fix ulit. I-fix man, pero makikita pa rin mga cracks. So yun yung example nun. Okay, so LDR, long distance relationship. Hindi ako naniniwala, for my own opinion, hindi ako naniniwala sa LDR kasi maraming pwedeng mangyari. Mayo kayo, hindi nyo alam ang ginagawa nyo sa araw-araw. So yun na, nagiging dahilan yun kung bakit nagkakahiwalay ang isang tao. Number 4! So itong number 4 ay pinaka-common o karamihan sa mga relasyon, ito yung nagiging dahilan. So guess what? It's third party. Marami sa atin dyan, yung mga best friends, yung nagiging karibal pa. Nagiging dahilan, or karamihan, sorry, ito yung karamihan kung bakit naghihiwalay ang isang relasyon or isang relationship. Kaya sabi nila, ngayong 2020, ito na yung prone sa third party. So mag-ingat kayo mga guys. Number 5. So number 5 ay pagiging ma-pride. Kasi pag parehas kayong ma-pride, walang patutunguhan yung relasyon nyo. Kasi parehas kayong mataas yung tingin sa sarili. Kasi kung walang magpapakumbaba sa inyong dalawa, walang mangyayari. Sabi nga diba, pag mag-asawa kayo, bago kayo matulog sa gabi, dapat kung may mga hidwaan kayo sa isa't isa, dapat ayusin nyo muna bago kayo matulog sa gabi. Yun nga yun, kasi nga, ang nangyayari sa iba, natutulog sila, magkaaway sila, nagigising sila, magkaaway sila. Kasi nga, dalawa silang ay pababa ng pride, kaya gano'n ang nangyayari. Oh my God, fried chicken. Okay, so let's move on to number 6! Okay, number 6 is, sawa na. Ito yung minsan yung nafe-feel mo na, hindi na masaya, nakakasawa na, parang palagi na lang gano'n ang ginagawa nyo sa araw-araw ng relasyon nyo. Wala nang asabik-sabik sa relasyon. Dapat kasi, as in a relationship, dapat meron kayo at least, kailangan at least mabiso yung isa't isa, hindi yung palagi kayo magkasama, nakakasawa, diba? Lalo nakasama nyo yung jowa nyo mga pogi or mga magaganda. So nakakasawa din, titigan yung mga best luck nila. Gumawa kayo sa isang relasyon ng at least mabiso yung isa't isa para ma-appreciate nyo yung isa't isa. So, number 7. Nakakasakal. Itong number 7, nakakasakal. Medyo kapatid siya ng pagsiselos. So, yung pagsiselos din minsan nakakasakal. Yung pagiging caring ng isang tao, minsan nakakasakal. Minsan may mga relasyon pa nga na hindi pinapayagan lumabas ng bahay, may curfew. Tapos, limited yung mga kasama mo dapat kung lalabas ka. Kung dapat kilala ng jowa mo. Parang relate ako. Number 8. 7 pala, 8. So, number 8, di makamove on sa ex. So, yung mga hindi pa makaka-move on dyan sa mga ex. Isa to sa mga dahilan. Mga tao na madaling mag-move on, may tao na matagal mag-move on. So, yun, minsan, yung mga taong hindi pa makaka-move on, tapos papasok na sa isang relasyon na alam naman niya sa sarili niya na hindi pa siya nakaka-move on. Diba? Magiging factor yun. Parang ang labas nun sa bagong karelasyon niya is panakibuta siya. Kasi nga, dahil naka-break up niya lang sa ex niya.
9. Walang time at effort sa isa't isa. Hindi ako relate dito as in. So, yun na nga. Time talaga is napaka-importante ng time. Ano ka di ko makakamit? Wala ka naman jowa. Moving on, walang time at effort. So, yun nga, isa yun sa nagiging dahilan ng breakup. Kasi, pag wala kang time sa minamahal mo, at wala kang effort, let's say, hindi mo mapifeel na love ka ng isang tao. Kasi, hindi nga nage-effort. Hindi kumain kayo sa labas, hindi siya nage-effort, or hindi kamustahin ka man lang, wala siyang time para itanong yun sa'yo. So, yun yung mga nagiging dahilan ng breakup. Let's go to number 10. So number 10, it's about parents naman, nahuli ng parents. Lalo na dun sa mga bagito-bagita pa dyan na hindi pa allowed magkaroon ng relationship, masyado pang bata. Minsan kasi nagiging factor din yung parents na hindi boto yung parents sa lalaki or hindi boto yung parents sa babae. So yun din yung nagiging dahilan ng paghihiwalay nila. Kasi nga hindi sila type ng parents ng bawat isa or both sides. So yun nga mga box, yun na yung 10 na factors kung bakit nagkakaroon ng breakup. So sana may natutunan kayo kahit papaano. Guys, that's it. Thank you mga box. Bye.